And from Luzon, we'd like to ask Governor John Mendoza. Good morning, Gov. Lito. Good morning, Senator Villar. The next question will be asked by Vice Mayor Eric Vida of Mendez, Cavite, regarding devolution of functions and services. Good morning, Senator Manny. Good morning, Gov. If elected president, Senator Manny Villar, what devolved functions do you like to take back? And in the reverse, what additional functions being performed now by the central government will you hand over to the LGUs? And as a follow-up, Mr. Senator, how will you ensure that devolution rules are complied with? Alam mo, itong ating local government code, nakikita ko na nagko-complain halos lahat ng tao rito. Panahon na rin para reviewin natin lahat ng aspeto ng local government code. Mga 18 taon na yan, o 19 na taon na eh. Medyo, may at least konting mga yung nakita natin na kamalian, maitama na at dito kukunin natin lahat ng opinion ng mga local government official dahil sila ang involved dyan at opinion din ng national. Pero doon halimbawa, yung nais kong bigay halimbawa yung kalusugan, yung sa hospital, dito parating may gulo eh. Dahil sa maraming local government ang hindi kaya talaga na sila yung sumagot dito sa aspeto ng healthcare. And dito, nakikita ko kawawa yung ating mga kababayan dahil sa reluctant ang ating national government sa pag-takeover, paglalagay ng maraming ospital, lalo-lalo na yung mga tertiary, pero hindi naman kaya ng lokal. Kaya dito dapat resolvehin natin to. Kinakailangan pumasok dito national o kaya magkaroon ng sistema ng pag-ayos sa pondo. Ang sa akin kasi, hindi tayo pwede mag-isa-isa. Yung kalusugan na nakikita ko na pinakamahalaga. Pero yung iba, pwede pag-usapan yan. Pero oras na rin para simulan natin yung pagre-reforma nitong local government code. Medyo halos 20 taon na naman. Pwede na rin itama natin base sa mga pangangailangan ngayong mga panahon ngayon. Maraming salamat po. I think, Senator, the question also involves how do you make sure that devolved functions are properly exercised by local governments. May mga devolved functions na hindi naman ginagawa daw. Are you going to have a strict hand? Yun naman. Kaya nga, give and take yan. No? Bagamat nakikita natin na maaaring kailangan magbigay din ng national government, pero kailangan din medyo magkakaroon din tayo ng standard naman na kailangan i-meet din ng ating mga local government officials. Mahalaga din naman na ito naman para din sa benefit, para din sa benefit ng mga magagaling na local government officials. Kaya naman nila kasi, pero meron talagang hindi tumutugon sa mga rules din at hindi makakaya. Ito kailangan suportahan ng DILG. Kinakailangan ito, ano mga ahinsa ng pamahalaan. Na para maalalayan naman yung nangangailangan ng tulong, pero yung tulong na may accountability rin. Kaya give and take yan eh. Ibibigay natin ng authority, but kailangan din may accountability yan. Ang sa akin, dapat maliwanag ang standards eh. Kung maaari, maka-quantify natin yung mga standards. Ito mga proportion yan dapat. Kailangan huwag ka masyadong malayo. Parang sa eskwelahan din, na merong 75, merong 90, at merong bagsak. Okay, so mukhang pareho din ang idea kanina. Report card for local governments. Medyo mahirap, but I guess you'll have to prepare for that.